annulment ng kasal namin, tatanggapin mo ba ako? May puwang pa rin ba ako dyan sa puso mo? Iba ang sabi mo sa akin, mamili ako kay Jonas o kay Samantha. Kung iiwan na ako ng asawa ko, babawiin ko ang anak ko kay Elodie. Matagal na patay ang kapatid ko. Kaya sana, huwag mo naman kay questionin ang pagpapalaki ko sa anak niya. Inaanak mo lang si Bridget. Ako ang kadugo niya. Magtiyahin nga kayo. Walang kinat man ang sinabi sa'yo ni Jonas, anak. Hindi siya basta isusuko ni Bridget. Nabawi ko na po si Samantha kay Bridget. Tama lang nabawiin ko ang isa pang bagay na naago niya sa akin. Ang asawa ko. Sige. Wow! Sito!
ginagawa mo dito? Sinisilip ko lang ang anak ko, Jonas. Bawal na ako pumunta kanila, Ellery. Kahit dito man lang makita ko si Samantha. Bridget, pwede bang umalis ka na? Kapag nakita ka dito ni Ellery, baka tumawag ng mga pulis yun. Ako ba talagang iniisip mo? O si Ellery pa rin? Please, Bridget. Nagmakaawa ako sa'yo na huwag mo akong iwanan, Jonas. Pero ginawa mo pa rin. Tapos ngayon, ano ako makikinig sa pakiusap mo? Tapos na tayo. Kaya pwede ba? Pabayaan mo na kami. Hayaan mo na si Samantha kay Ellery. Tama ka. Yun nga ang gagawin ko. I don't wanna get in the way of Sam and Ellery. After all, they deserve to be happy. Sabi mo, mabilis ka lang. Ellery, andyan si Bridget. Si Sam. Asan si Sam? Andito lang siya kanina, tumatakbo. Samantha? Sam! 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 Samantha! Sam! Andito lang siya kanina, tumatakbo, Jonas eh. Samantha! Eh, asan na? Samantha! Sam! Ellery, ano? Nakita mo? Si Mommy! 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 Anak, Samantha! Lapit na po mag-start yung next parlor game, Mommy. Let's go na po. Ikaw naman po makatim namin ni Daddy. Nakakuha pa nga po kami ng silver kanini. Pero kapag ikaw pong ka-team namin, baka makakuha po tayo ng gold. Listen, anak, ha? Hindi na tayo pabalik sa loob. Alis po tayo? Oo, anak. Diba gusto mo makasama ang mami? Opo. Well, ito na ang chance para hindi tayo magkahiwalay. Dali ka na. Epa. Sakay ka, mag-seatbelt ka, ha? Apa. Salamat, Aloha. Mamaya, ha? Anak ko, ano ba namang klaseng eskwelahan to? Hindi po namin nawala ang inyong anak, ma'am. Lumabas po ang bata ng gate kasama yung mami niya. At siya lang po ang alam namin ina ng bata. Ako ang totoong ina ng bata! Jonas, ibalik mo sa akin ang anak ko. Bawiin mo siya kay Bridget, please, Jonas. Bawiin mo ang anak ko. Please excuse us. Akala ko po, di ka na dadating, Mommy, eh. Sabi po kasi ni Daddy, pupunta ka daw po sa school. Pero wait po ako ng wait. Wala ka naman po, eh. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi mo na kailangan hintayin ng Mami. Ganito na ako. Pupunta po tayo sa vacation na pronounced niyo po? Oo, anak. Magbabakasyon tayo. Sa malayo. Doon sa hindi tayo makikita ni Ellery. Mag-vacation kami! Napakasama niyang tao, Jonas. Inagaw niya ang anak ko! Pangako ko sa'yo. Ibabalik ko sa'yo si Samantha. Gagawin ko ang lahat, ha? Please, Jonas, gawin mo yun. Hindi ko kaya mawala sa akin ang anak ko, eh. Kailangan ko si Samantha. Mommy, bakit tayo lang po dalawa ang alis? Bakit di po dati si Tabo si Daddy? Anak, kasama ng daddy mo si Ellery. Eh di ko
Daddy, first sumunod po siya sa atin. Kahit tawagan natin ang daddy mo, hindi siya sasama sa atin. Hihulayan na po kayo? Ayaw na niya sa mami mo. Bakit po? Di na po ba kayo love? Kakausapit ko po si daddy. Di po pwede na di nila mo mami ko. Don't worry, anak. Sa atin lang ang daddy mo, ha? I'll do everything para sumama siya sa atin. We'll be one big happy family. Pangako ko yan sa'yo. I love you, mami. I love you too, anak. Kain ka lang ng kain, ha? Sige, pa. Wow, I like this. Thank you. What's wrong? Si Samantha, pati niyo kasama. Kinuha siya ni Bridget. Ano? Tinakas ni Bridget ang anak ko. Nababaliw na ang babae niyan eh! Nababaliw na talaga ang inaanak mo, Delphine. This is just too much! Na-report niya na ba ito sa mga pulis? Pa, hindi pa. Sinubukan ko siyang tawagan. Baka sakaling madaan sa maayos na pakiyo. No! Iba na ang takbo ng isip ng babae niyan! Hindi na pakikipag-usap ang solusyon sa problema ito. Ako lang tatawag sa pulis. Kung noon mo pa pinigil si Bridget, hindi sana ito mangyayari, Delphine. Marisa, tumatawag na ako sa pulis! Hello! Sorry. Sana ba si Aloha? Siguro po yan po siya. Hello po, Tita Aloha. Hi, sir. Ano, Aloha? Nabok mo ba yung mga flight? Ano po, ito nga eh. Kasi maxed out na pala yung credit limit ng credit card ko. Kaya... Bakit hindi mo ko tinawagan? Pwede natin gamitin yung credit card number ko. Ayaw nga, ano? Bakit hindi ko naisip yun? Ano ka ba naman, Aloha? Pero I think meron yata computer shop dito. Dito na lang tayo mag-book. Saan? Hindi na natin magagawa yun. Naubos na yung oras ko kakaintay sa'yo. Kailangan natin makaalis ng Manila. Ano ka ba? Bakit ka malagmamadali? Ayan o, kasama mo na yung Janakis mo. No need to rush. Aloha, I just took Samantha away from LA. Do you think tatahimik lang sila? Lalo na si Nina. Oh my gosh. You think? Kaya sila ng mga pulis? Feeling ko may kasama na sila mga pulis. Kaya dapat magmadali na tayo. Kailangan natin umalis. I think kayo na lang. Bakit sasama niyo pa ako? Because you're my friend. At hindi mo gusto niyo masamang mangyari sa akin. Halika na, anak. Sige pa. Ano ba pwede kumain muna ako? Halika na. Ito si Bridget. At ang batang kasama niya dyan ay ang apo namin na kinidnap niya. Nagawa ko na rin yung plate number niya. Baka sakali makatulong. Lahat ng suporta ay bibigay namin sa inyo, ha? Siguraduhin niyo lang na makuha namin si Samantha at makulong yung Bridget na yan! Sige po, makakaasa po kayo. Tutuloy na po kami. Sige, salamat. Daddy? Oh my God! Daddy! 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 Daddy, be strong. Daddy, huwag kayong pipikit, ha? Huwag na huwag kayong matutulog. Sandali na lang, Delphine. Sumunod na lang kayo, ha, Ellery? Thank you.
caused by the stress he experienced nung nangyari ito sa kanya. Will he be alright? With the right medications, he will be. But please, keep him away from all the things na maaaring magbigay sa kanya ng stress. Sige po, salamat. Thank you. Okay. This wouldn't have happened if not for Bridget. Alam mo, alam kong salbahe si Bridget. Pero hindi ko naisip na gagawin niya to. Mabuti na lang hindi ko siya tunay na kapatid, Mami. Dahil galit lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Sa ginawa niya kay Daddy at kay Samantha. Yes, like you, galit din ako kay Bridget. But there is another person responsible for this. Si Jonas. Si Jonas? Kung hindi ni Jonas hiniwalayan si Bridget, she won't be so desperate. Sige o, Chief. Balitaan niyo na lang ako kapag may nangyaring development sa paghahanap niyo kay Bridget, ha? Sige po. Tuloy na po ako. Salamat. Kung hindi mo ginustong hiwalayan si Bridget, hindi niya nanakawin ang apo ko. Ma, hindi ko naman naisip na gagawin ni Bridget to eh. Bakit hindi? Nakapag-aral ka? Can't you make an educated guess? Nagawa ni Bridget na magpanggap na may cancer siya para masolo kayong dalawa ni Samantha. Tapos, hindi mo maiisip na magiging ganito ang reaction niya kapag hiniwalayan mo siya. Anong gusto niyong gawin ko? Ituloy yung magulong pagsasama? Oo. Dahil karma mo yan. Pinagpalit mo ang anak ko kay Bridget. At ngayon, hindi ka na masaya sa kanya. You're just going to leave her. Just like you left my daughter. You are an escapist, Jonas. Wala kang paninindigan. Kapag hindi ka na masaya sa isang bagay, tatakasan mo na. And because of you, itinakas ni Bridget ang apo ko. So traffic, it's not naman payday. May checkpoint. Checkpoint? Oo. Baka tayong hinahanap niyan. Eh, hindi tayong hinahanap ng mga yan. Huwag ka mag-alala, Aloha. Oo nga po. Wala naman po tayong ginawang bad. Di po ba, Mommy? Di po tayo uli lang, please. Your beloved daughter is right, Bridget. Kung talagang good tayo, then let's go. Mabuti na lang nagising ka na. Nag-alala kaming lahat. Mommy, just relax. Pasensya na. Inatake daw po kayo sa puso, Daddy. It was just a mild one, pero kahit na. Sabi nila, from now on, hindi nyo na daw po pwedeng pabayaan ang sarili nyo na magalit or ma-stress. Ano ko naman magagawa yun pagkatapos ng ginawa ni Bridget, diba? Ay... Delphine, let us handle that situation, okay? Kung may mangyari sa'yo, hindi ko alam kung anong maaari kong gawin kay Bridget. Okay? So just control yourself, okay? Galing na daw po mga pulis sa bahay ni Tita Laila. Hindi niya daw alam kung asan si Bridget. At hindi rin daw napunta sa kanila. That lie is bigger than Laila.
imposibleng hindi niya alam kung nasaan ang pamangkin niya. Sige po. Pupunta na lang ako ulit doon, tapos sasubukan kong pakiusapan si Tita Layla. Sasama ako sa'yo, Jonas. If there's a chance na tinatago nga ni Tita Layla, si Samantha at Bridget, gusto ko nandun ako. Daddy? Go ahead, Ellery. Sumama sa kanila. Ano ba naman, Delphine? May iwan ba kita dito? Siguro nasa bahay lang tayo eh. Sigurado ako mauna ka pang sumakyan ng kotse. Ayoko lang maging malapit ulit si Jonas kay Ellery. Marisa. Each other. Kung magkakatuluyan si Jonas at Ellery, it will be very, very happy. Iba yun naman ang gusto mong mangyari. Maging masaya si Ellery. Maging masaya ang anak natin. Okay. Diba? Okay. Bridget! Tita, huwag na po kayong magalit. Sabi niyo kunin ko yung anak ko. Eh, hindi naman yun ang kinagagalit ko. Eh, pagpunta mo dito. Nagpunta na yung mga pulis dito at sinabi kong wala ka, paano kung biglang bumalik yun, ha? Paano kung biglang may makakita sa'yo dito? Ano ka ba naman? Pati ba naman ako itatamay mo dyan sa problemang singot mo? Tita, wala na po ako ibang matatakbuhan. Yung pagkuha lang sa anak kong pinano ko. Pero ngayon, hindi ko na po alam ang gagawin ko. May pinsan ng nanay mo. Doon sa Batangas, doon. Pwede kayo pumunta doon. Pero di ba may mga check, may papunta ng probinsya? Bridget, hindi naman siguro concern na buong bansa ang pagkakadukot mo kay Samantha. Ano ka ba naman? Tsaka yung checkpoint na yun, siguro na checkpo lang kayo. Restaurant ito, hindi ito taguan ng bata. Ano ka ba naman? Bridget, na-fire na ako minsan. Ayoko nang maulit yun. Kaya pwede pa umalis na kayo dito. Address ng tita Elsa mo sa Batangas. Mabait yun. Yun ang nag-alaga sa nanay mo nung nasa abroad ako. Nanggaling na dito ang mga pulis. Uulitin ko sa inyo ang sinabi ko sa kanila. Wala dito si Bridget. Abot kami ko na si Samantha pero tinangay pa rin siya ni Bridget sa akin. Pagbabayaran niya lahat ng yun kapag nahuli mo siya. Paano kung hindi? Paano kung hindi ko na ulit makita si Samantha? Mas maganda nga sa probinsya tayo magtago. Paano tayo makakalis dito sa Manila? Kami lang ni Samantha hinahanap ng mga pulis. Hindi naman nila alam na kasama kita. Uy, kilala kita. Ano na naman yung binabalak mo? Magandang gabi po. Routine check-up lang ho. Pakibuksan lang po yung trunk niyo.